Ako si Puroy Desena, drug addict at gang leader. Anak ng demonyo, yun yung pagkakilala sa akin sa lugar namin. Yung pagiging rebelde ko sa magulang, yun nagtulak sa akin para pasukin yung magulong buhay. Sagang ko natagpuan yung pagtanggap na hinahanap ko. Naging leader ako ng isa sa pinakamalaking gang dito sa Pilipinas. Doon ako nagsimula na maging bayolente. So natutunan ko mahawak ng mga sandata na nakamatay, gaya ng baril at patalim. Dito ako natutunan magdroga, shabu, marijuana, valium, alak, sigarilyo, babae, bar hopping, tambay, gimmick. Doon umikot yung buhay ko. Hinahanap ko yung kalayaan. Which is napunta ako sa kalayaan na kung saan magkukulong din pala sa akin. Hindi ko kayang lumipas ang araw na hindi nakakatikim ng drugs. Shashabu, gumagaan ang pakiramdam ko, nagiging malinaw lahat sa akin. Minuminuto hinahanap ko ito. Umuwi ako sa bahay namin, nahay ako sa drugs, lasing, sinisisi ko yung mga yung magulang ko, and minumura ko sila. Sobrang gulong-gulo ng pag-iisip ko, dahil sobrang gulo ng buhay ko. Inattempt ko ng pakamatay sa harapan ng magulang ko. At kasabay na umiiyak sila at sabi nila, anak, magbago ka. Hindi pa yun yung pinakamadalang nangyari sa akin. Ang pinakamadalang nangyari sa buhay ko, naalala ko yun, nung bagong taon, nagiinuman kami sa kalsada, yun, may mga dumaan, mga lasing na rin kasi sila, barilan kami, napaalo namin sa ulo ng bote, naputukan namin ng baril. Yun, may mga pulis nang dumating. Na-corner kami, hindi nahuli kami. Tinala kami sa kulungan. Yung lugar na sinumpa ako, yung lugar na pinandirian ko, yung lugar na ayaw kong puntahan, nandun ako. At dun ko na-realize, nawasak na pala yung buhay ko. Halos 2 buwan po akong nasa kulungan. Sinumpa ako yung kulungan. Yung pagiging maangas ko, parang nanghina. Kaya dahil doon, tumawag ako sa Diyos. Kinausap ko si God na sabi ko, Lord, pagod na ako sa buhay ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Lord, nasira ako yung buhay ko. And then, sabi ko, Lord, tulungan mo ko makalaya. So yun, dumating na yung hearing namin. Pagka natalo kami, 7 years ako makukulong. Sa akin, inanda ako ng sarili ko. Dineclare niya na panalo kami. Panalo kami sa case. Doon ko nakita na napakabuti ng Diyos. Sinagot niya pa rin yung dalangin ko. Kahit hindi karapat dapat, kahit hindi ko deserve. Paglabas ko noon, matin ako ng Bible study. And then may nagbe-mentor sa akin. Tuloy pa rin ako. Habang nag-church ako. Pero, nandun pa rin yung dati kong buhay. Kasi maraming talaga nagtangka na magbagong buhay, makaalis sa drugs, sa bisyo. Hindi nila magawa kasi bandage na eh. Dumating yung time na yung mentor ko sabi sa akin, atin ka ng life retreat. Sabi niya, dito lahat na mga umatin dito, binago ng Panginoon. Hinaman ko ang Panginoon kung kaya niya talaga akong baguhin. Ito na, pumunta na ako dun sa church. Ginawa ako, nag-take ako ng shabu, uminom ako, nagpakalasing ako. Then, bago pa pumasok ng church, nag-yosip ako. Sabi ko, tingnan ko nga kung babaguhin mo ko, Lord, kung kaya mo kong baguhin, kahit ganito yung kalagayan ko. Tingnan ko nga kung ma-encounter kita. And then, pagpasok ko doon, unang gabi pa lang, unang session pa lang, I encounter God. I experience God's love. Naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos na nakita ko, na grabe ako kamahal ng Panginoon, na kahit makasalanan ako, minahal niya ako. Paglabas ko, sabi ko, Lord, ready na ako na magpagamit sa'yo, ready na ako na ibigay yung buong buhay ko sa'yo. And lahat ng bisyo ko, ginibab ko. Nagulat ako na wala na yung panlasa ko sa drugs, sa shabu, sa alak. Never pala akong minahal ng kasalanan. Never pala akong minahal ng mundong makasalanan. Isa lang pala yung nagmamahal sa akin. Walang iba kundi yung Diyos ng buhay na nasa langit. Na pinadala niya yung kanya, kaisa sa niyang anak. Para mamatay sa akin, para bayaran lahat ng kasalanan ko. Sabi ko, walang karapatan para hindi isuko ang kasalanan ko. Walang karapatan para ipagpatuloy yung dati kong buhay. Walang karapatan para hindi isurrender yung buhay ko sa Diyos. Isa lang dapat kong gawin. Isuko yung buhay ko sa Diyos at maglingkod sa Kanya.
Kung dati, isa ako sa kabataan kung bakit maraming nasira ang buhay, ngayon isa na ako sa kabataan kung bakit maraming naaayos yung buhay. Puridisena, dating addict, binago na ng Diyos. Show me what this boy to do.